sa showbiz, sa mga kapa-artista ko, yun ang bilang na sa akin, kuripot ako. But, hindi ako kuripot. We, di nga! Ano kaya mga money beliefs and values ng isang agamulak na nagpaganda ng kanyang buhay? Di daw siya kuripot to. Kung gusto natin malaman, you got to watch and finish this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Ching Kitan, your Pambansang World Coach. Maraming salamat. Talagang such an honor and privilege na mabisita si Aga sa kanyang bahay at na-interview natin siya regarding his financial belief, no? Kaya nga, please tapusin niyo tong video na ito. Marami kayong matutunan at saka marami tayong makukuha na insights na hindi to napapanood pa sa mga ibang vlogs. Okay? So, pag-uusapan po natin yung word na kuripot. Oo, kuripot system po. Si Aga ba ay kuripot? Let's watch this. How do you handle your finances? No, I'm very open. You know, it's funny that in this industry, binibiro sa akin yan kasi sa mga taping, sa mga ganyan, di raw ako naglilibre. Saka yung mga reporters. Mga reporters, mga ganon. Hindi talaga ako namimili. Hindi ako, but I always treat people. I'm very, hindi ako mag-ganon sa pera. Parang naniniwala ako sa cycle na parang ang dumarating sa'yo, nilalabas mo rin. Ang dumarating sa'yo, nilalabas mo rin. So, kaya meron akong time na wala, may time na meron, may time na wala, may time na meron. Kasi naniniwala ako that we have a good provider, you know. Parang God will always provide. Huwag mo lang tatapon yung pera. Ngayon, ang pera, pinamimigay ko. Meaning, hindi ko siya pinamimigay. Meaning, sa mga tao na nangangailangan, hindi ako nagkukulang talaga always. Inamin na po ni Aga na siya po ay isang makatuwirang kuripot. Ano bang ang makatuwirang kuripot? Ang paggamit po ng pera na maingat. Oo, ika nga, hindi nangangulugan na talagang siya po ay waldas. Oo, para mas magets po natin ha. Ano ang katangian ng isang makatuwirang kuripot? Number one, responsableng gumastos, di ba? May malasakit sa pinaghirapan niyang pera. Nag-iisip talaga bago talaga ika nga gumastos, no? He thinks once, twice, 10 times, no? Bago talaga ililis ang pera. Pangalawa, nag-iipon ang isang makatuwirang kuripot. Alam niya kasi na talaga kailangan mag-ipon niya para sa emergency fund, sa retirement, no? Para sa mga pangarap sa buhay. Number 3, nagpapahalaga po talaga ng pera. Ika nga alam po nila na pinaghirapan talaga yung pera, kaya nga hindi lang siya talagang gastos ng gastos. Pang-apat, ang isang makatuwirang kuripot ay pagiging practical. Yung practical lang, imbis na bumili ng mga matataas na presyo, may alternatibo, yan ang binibili. And last but not the least, ang isang makatuwirang kuripot din ay mapagbigay. Oo. Hindi sila nagiging selfish ba? So mamaya, pag-uusapan pa yan, meron pa pong pinag-uusapan si Aga regarding dati. Kaya nga, ang mga katangian na ito, yung responsableng sa paggastos, nag-iipon, pinapahalaga ng pera, practical na tao, ika nga mapagbigay. Ikaw ba ay isang makatuwirang kuripot din? Meron ka bang katangian dito? Pakitype lang sa comment section, sabihin mo, ako rin. Itong lahat na ito, ganun din po ako. Pero ito naman ang tanong, paano naman nag-e-enjoy ang isang makatuwirang kuripot? Tignan natin kung nag-e-enjoy ba. Nako, kuripot ka masyado, hindi ka nag-e-enjoy sa buhay. Panoorin natin to. If we're all having fun, like when I travel, I you know, parang we travel a lot, and even when I would party before, I would always treat my friends, and it's always a good life, you know. Parang wala akong limitation. Sabi ko nga, kaya nga tayo naghahanap buhay, di ba? Hindi naman ako naghahanap buhay para magtago ng pera. Para aanuhin mo naman yung tatatanda ka ng walang eksperyensya sa buhay. Ayan naman pala, nag-e-enjoy naman talaga. Eh, syempre naman, eh, di ba? Yung parang sabi nga niya, bakit ba ako nagpapakahirap? Eh, syempre naman, para magpakasarap. Tama naman. Oo, wag naman masyado tayong extremes. Di ba? Yung parang, may kakilala ba kayo na talagang sobrang kuripot, na talagang hindi na nag-e-enjoy, hindi na kumakain ng masarap? Ano na lang, panay noodles na lang kinakain? Hindi naman pwede yun. Kailangan kinakain natin masustansya, malusog, di ba? Kailangan yung pinupuntahan natin, di ba? Pag iipunan natin, dapat hindi yung tuwing gumagastos ka, yung parang napapaaray ka. What's the purpose of money? The purpose of money is to make life better, easier, and for you to enjoy. Pero don't take it to the extreme naman. Don't take it to the extreme na nag-e-enjoy ka, 'di ba? Na wala ka namang
ano, 'di ba? Enjoy now, then suffer later. Travel now, then pulubi later. In other words, hindi ka responsable. Huwag natin dalhin sa both extremes, yung sobrang kuripot, sobrang tipid, at sobra namang magarbo. Dapat nasa gitna po tayo. Lahat ng ini-enjoy nating pera, pinaglaanan po na natin, pinag-ipunan natin, parang ikaw ay bumibili habang nag-enjoy. Savor the moment. Namnamin mo naman, 'di ba? Oo, dapat ganun po 'yan. Oo, parang walang guilt feeling. Diba? Number 3 naman, ito rin sinabi naman, eh paano naman kaya ang philosophy ng mga tao na talagang sobrang extreme nga gumagastos? Ano kaya masasabi ni Kuya Aga? Huwag ka lang gagastos ng sobra sa kinikita mo kasi nagkakautang ka na nun. Pag nababaon ka na sa utang, yan ang mali. Ayun nga, yun yung sinabi nga ni Aga na huwag tayong gumastos sobra sa ating kakayahan. Pag sumobra na talaga, eh yun yung may problema talaga tayo. That's the reason why we need to become responsible. Everybody say responsible. Type responsible sa comment section. Kailangan magiging responsable tayo na alam nyo naman, ikaw na nakakaalam yan kung magkano talagang kinikita, magkano talagang kaya mo. Paano malaman na talagang sumobra ka na? Simple. Number 1, kapos na yung budget mo. Number 2, nangungutang ka na. Number 3, na-stress ka na. So, yun ang tatlong katangian. Pag malalaman mo, sumobra ka na sa gastos. Ang tanong ko, sumobra ka na ba sa paggastos o umamin ka na? Type sobra. O ito naman, may pagkakataon din, tinanong ko rin kay Aga during that time na may pagkakataon ba na siya ba ay nabaon sa utang? Ikaw ko ay nabaon sa utang, tignan natin kung ano yung nangyari kay Aga. Na-experience mo naman magka-utang? Of course! No, when course. You say utang, not utang sa bahay kasi ano naman yan, normal naman yun. Pero yung gano'n, yung utang sa, kunyari, dati mag-finance ka ng kotse, gano'n. Mm. Kunyari, bibili ka financing, tapos hindi naman stable ang job mo. Mm. Kunyari, we were younger, you know, parang hindi naman stable, ha? May after mga sinasabi sa akin ng papa ko, huwag kang mag-financing, huwag kang magaganyan. Ipunin mo yung pera mo, ibili mo. Cash. Kasi iba yung pag mati ka ng sinisingil, sasakit ang ulo mo dyan. Eh, matigas ang ulo ko ng bata ako. So, hindi. Dalawang kotse, ganun. Financing. Mamayang konti, after mga 6 months, ito na, biglang wala kang work. Parang, ha, saan mo kukunin yung pambayad mo? Saan mo yung ganun? Diba? Grabe, ang galing naman yun, no? Tignan mo, nagkamali rin pala si Aga nung siya ay bata pa. Matigas ang ulo, sinabihan na siya ng tatay, pero hindi siya nakinig. Pero yun nga, bakit kaya ganun, no? Minsan, kailangan talaga natin pagdaanan lahat ng pagkakamali para malaman natin na ito ay mali. So, ever since that time na hindi na siya bumibili, especially naman mga sasakyan na utang, ang ginagawa niya, binibili na niya ng cash. Ang dami kasing advantages pag binili mo ng cash yung sasakyan. Number 1, hindi ka na ma-stress. Pangalawa, ang interest, wala ka nang babayaran. Ang hindi ko makalimutan sa sinabi talaga ni Aga ay huwag mo nang bilhin ang di mo kayang bilhin. In another saying, di ko kayang bilhin, huwag mong bilhin. Ganun kasimple lang. Huwag mong bibilin isang bagay dahil na-pressure ka. Huwag mong bibilin ng isang bagay dahil napilitan ka lang. Huwag mong bibilin isang bagay na inggit ka lang. In other words, kung ganun ang ginagawa mo, parang nagiging social climber na tayo, di ba? Sometimes we're guilty of that. Diba? Lahat tayo, we want to prove to people na kung anong meron ka, meron din ako. Kung anong kinakain mo, kakainin ko rin. Kung saan ka bumabiyahe, babiyahe din ako. Pero iba-iba ang level ng income natin. Ano naman kaya mga huling money lessons ang mapupulot natin kay Aga? Let's watch this. Sabi nga, huwag kang maging sakim. Huwag kang sakim sa pera. Kung baga, pagka nabibiyayaan ka, enjoyin mo, pero magsama ka ng tao. Let it flow. Yeah. Pero magsama ka, wag kang selfish naman na puro sa'yo lang ang enjoyment, di ba? Yeah, the purpose of tapos blessing. Tapos wag kang mayabang, meaning parang don't flaunt what you have. Parang, and also, ang tinitingnan kasi, naniniwala ako na yung puso natin, kumbaga, pag bumili ka ng bagay na luho, bakit mo binili yan? Dahil gusto mo ba o gusto mo ipangyabang? Galing. May ganun yan eh. Galing. Oh yeah. Kasi pag ang purpose mo is magyabang, mahihirapan tayo dyan. Mababawang ka sa utang dyan. Mm-mm. Pero kung ang purpose mo is because this is my dream. Mm. So there's nothing wrong because God blesses us. God wants us to enjoy life. Hindi niya sinasabing maging ganto ka, bawal yan. Hindi. Pwede ka magluho. Walang problema. Wag lang lalagpas sa Panginoon yung luho mo. Tama. Diba? Nothing comes above Him. So meaning, if we're too obsessed with material things, that's when things go wrong. So, yun ang sinasabi, pag hindi mo kaya, huwag mong ipilit. Grabe! Ang galing naman ni Ago. Ito totoo, isa-isahin natin ha. Kung tayo po ay kumikita, tayo po ay matutong magbigay. Diba? Yan ang sinabi niya ng una.
na we should learn how to give back. That's number one. Which I believe naman, majority of us, yan ang intention natin. Pero yun nga, nagagawa ba natin? Number two, huwag magyabang. Kung kumita ka na, huwag mo ipangalandakan. Patandaan natin, yung parang nanggaling din tayo sa wala. Pero ito yung pinakamatindi na nakita ko na talagang powerful na sinabi niya. Okay lang na bumili ng luho, pero tanungin mo, bakit mo binibili yan? Dahil gusto mo o pinagyayabang mo? Galing, no? Gusto mo o pinagyayabang mo? Alamin mo daw ang puso eh. Di ba? Yung parang binili mo dahil gusto mo eh. Talaga pinangarap mo yan, pinag-ipunan mo. Kaya deserve mo to. Yan itong tamang deserve ko to. Pagka deserve ko to, tapos na yan. Huwag na nating... Oh, ito, meron ako. Ikaw, meron ka ba? Oh, yun. Doon tayo nagkakaproblema. Pag pinagnangalandakan na natin, pinagyayabang na natin sa ibang tao na meron tayo tapos sila wala, doon tayo nagkakaroon ng problema. Maganda talaga yan. Talagang ang galing eh. Kayo, nagagalingan ba kayo sa pilosopiya ni Aga Mulak bilang isang artista? Na, ano, ang lalim pala ang pangunawa pagdating sa pera. Yung huling sinabi niya na talagang caught my attention, pag hindi mo kayang bilhin, wag na. Grabe naman. Nabitin ba kayo? Nabitin ba kayo? Ay nako, huwag kayong mag-alala. Pag nabitin kayo, ito yung gagawin po natin. Ito yung gagawin po natin. Magpa-part 2 ako nito. Magpa-part 2. Mag-i-schedule ako ulit kay Aga Mulak ng interview. At ito lang tanungin ko, sino pa yung mga artista at mga personalidad na gusto nyong makausap ko at ma-interview ko? Paki-type na lang sa comment section, type nyo. At sisikapin ko po, again, this is a challenge to me, sisikapin ko, nakakausapin ko sila at makausap ko at makuha ko ang kanilang input regarding sa kanilang money philosophy. Uy, nagustuhan nyo ba tong episode natin ito? Na-encourage ka ba? Ang daming mga napulot. O, kung ano mga napulot mo, pakitype lang sa comment section para maging interactive po tong session so that we can learn from one another. Sana naman encourage kayo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.